Makakausap po natin sa kabilang linya ng ating komunikasyon si Ginoong John Paul Valdelamar ng Mataas na Lupa, Malate, Manila. Nais po niyang ireklamo ang isang bus company patungkol sa nawawala nitong parcel. Wala man lang di umanong ginawang pag-aksyon ang nasabing bus company para matukoy kung sino ang kumuha may kagagawa nito. Naku, anong bus company ito? Sir John Paul Valdelamar ng Malate, Manila, magandang tanghali po sa'yo. Magandang tanghali din po. Ayan po, kasama natin si Attorney Roque Mardihia Jr. at Simple is Major Reyes. Sige po, go ahead. Bakit ho nawala yung parcel nyo at maaari nyo bang pangalanan? Anong bus company ito po? Yung bus company po is GB Florida po ng Sampaloc, Manila. September 17 po, nagpadala po ako ng gabi, 7:30, ng box na may nagkakalaman ng tatlong cellphone po. Ayun po, tapos lagi naman po kami nagpapadala ng box doon, ang nangyari po, kailangan po na padala namin yun doon. Tapos araw-araw po kami nagpapadala. Then, lagi naman po itong nakiklaim ng receiver po kami. Hello po. Bali, noong September 17 po, 18 po dapat, nandun na po yung parcel. Nagtaka na po yung customer namin na bakit wala pa daw po yung parcel. Eh, pag nagpapadala po kami, kinabukasan eh, nakiklaim naman po kaagad. Sir John Paul, matanong ko lang. Sir John Paul, nagpaliwanag ba ang bus company kung ito ba ay may nagclaim o naibigay sa iba itong parcel na sinasabi po ninyo? Paiba-iba po kasi yung kanilang statement. Ang sabi po nila nung una, nawawala daw po. Tapos yung pangalawa naman daw po, may nag-claim daw po na iba, na sobrahan daw po ng bigay. Okay, Sir John Paul, matanong ko lang. Ano po ang dokumento na pinirmahan po ninyo mula sa bus company nung kayo po ay nagpadala? Yung resibo po. May bill of lading? May nakalagay ba ng bill of lading o anumang dokumento? Opo. Sir John Paul, magkano pong binayaran po ninyo? 200 po. Naideklara po ba ninyo sa bus company kung ano po ang inyong pinadalang produkto o staff? Naideklara naman po pero hindi po namin sinasabi na may laman po talagang cellphone yun. Yun lang, pero, So hindi nyo naideklara ng maayos. Ngayon, ano po ang gusto ninyo mangyari, sir? Ang gusto lang po namin, sir, maibalik po sa amin kung paano po namin ipinalot, paano po namin ipinadala. Sir John Paul, magkano yung halaga ng lahat ng parcel na naipadala nyo? Kasi nakita nga natin kanina sa picture, kung tama ho, tatlong cellphones ito. Apo. Sige ho, magkano ho yung halaga ng parcel nyo? Hasta 75 plus po, ganun. At hindi nakadeklara na 70,000 worth ng inyong na value ng inyong pinadala. Hindi nakadeklara doon sa dokumentong yon. Opo. Okay. Nag-file na po ba kayo ng complaint doon sa bus company? Letter po, sir, sa nakakasakop po na barangay sa kanila. Doon mismo sa company, pwede po kayo mayroon pong may proseso po sila kung paano mag-claim. Nag-file na po ba kayo? Hindi pa po. Sinubukan niyo na po ba? Kasamaan pa rin po ako ni Sir Barbosa po. Bus station. Pupunta daw po kami ngayon doon. Tumawag po sila sa akin. Yeah. Very good, very good. Okay. For your information, Sir John Paul, nakausap po ng ating action center ang representative ng nasabing bus company, ngunit dito nagpaundak sa atin ng panayam sapagkat kailangan pang i-clear o manito sa management. Okay? Kami naman po dito sa Rectang Connect Action agad ay nananawagan po sa GB Florida Bus Station. Bukas po ang aming programa para sa inyong panig. Maaari po kayong tumawag, makipag-unayin po sa Rectang Connect Action agad sa aming hotline numbers 24/7 para naman marinig po namin ang inyong panig mula dito sa reklamo ni Sir John po laban po sa inyo. Samantala, meron naman po tayong makakausap na resource person mula sa Station 14 ng MPD. Ang kanilang Chief Investigator, Police Lieutenant Jose Gumilan. Hello, sir? Sir Gumilan? Hello, ma'am. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon.
Magandang hapon po sa inyo. Bali, kasama po natin ngayon dito si Attorney Roque at si NUP Maricris de la Vin. Sige po sir, pwede pong pakisabi niyo po sa ating nagrereklamo ngayong araw kung ano po ang maaari ninyong i-extend na tulong sa kanya. Yes ma'am, sir. Magandang hapon po. Upon receive of information, tinawagan namin yung JB Florida Bus Station. Ang kwan sir, sabi, pumunta na lang kamero ng personal para makausap ng maayos. Yun po ang kwan nila. As soon as possible. Nag-aantay po rin siya, no, si Eric Tolentino doon sa JB Florida Bus Station. Okay. At sasamahan nyo na lang. Ano? Tinawagan ko na rin po si Sir John Paul Valdelamar na pumunta rito sa Barbosa Police Station para samahan namin papunta rin sa Florida Bus Police Station. Yun, ang bilis ng aksyon. So, Lieutenant Jose Gumilan, ano, pakialalayan na lang, samahan nyo na lang, pasamahan mo si Sir John Paul doon sa opisina ng GB Florida para magkaroon na ng maayos na closure itong kanilang usapin. Ano? At sir, wag pong kalimutan wag pong magkalimutan na mag-send ng picture and video sa ng magiging pag-aayos po nila. Opo, ma'am. Opo. Okay. Yes, ma'am. Attorney, meron tayong katanungan mula sa ating kasangbahay. Ano po raw mapapayo nyo sa mga ganitong klaseng transaction, lalo na kagaya ni Sir Valdelamar? Hindi nyo naman dineclare yung actual value ng kanyang parcel. No, sa ating mga kababayan, sa mga negosyante, no? Negosyante o pasahero, no? Na gumagamit ng mga sasakyan, no? Transportation. Pag ganito ba nagpapadala kayo ng mga bagahe sa mga bus, kahit sa mga barko, kayo po ay nagkakaroon ng kontrata, no? Contract of carriage of goods with the bus company or with the shipping company, no? Kaya sa mga ganyang pagkakataon, dapat maibigay nyo ang tamang description, hinihingi actually ng kampanya ng mga description ng mga pinapadala ninyo at ang halaga, no? At ang halaga ng inyong pinapadala. At dapat yung bayaran, ano? Kasi mayroong mga insurance din yan. At itong mga binabayad ninyo ay ito ang mga pag sakaling nawawala, ito magiging basihan ng inyong paghahabol, no? Sa halaga, kung hindi na maibalik yung produkto ay damages, no? Damages. Kaya kung hindi maihatid ng inyong kontratang sasakyan, yung karga ninyo, meron silang liability, civil liability sa inyo na bayaran, no? Sa pamamagitan ng damages, no? Dahil merong violation of contract of carriage of goods na na-violate yung company. Kaya yun ang payo ko sa inyo. Huwag itago, no? Huwag itago sa kung anuman ang nilalaman ng inyong mga padala. Dapat maideklara ng maayos. Ngayon, itong mga companies naman ito, itong mga bus company, meron silang extraordinary obligation, no? Na talagang pangalagaan, no? Ang hindi lamang ang pasahero, kundi maging ang mga karga na kanilang dapat ihatid sa paroroonan. Salamat. Ayan, totally. Kasi nga po, hindi nyo ho mahahabol on a legal basis kung hindi declared yung actual value ng ating parcel. Pero sana ho ay magawa ng paraan at sana ay maging tapat din yung nakakuha ng parcel. Sir John Paul Valdelamar, hihintayin ho kayo ng ating Chief Investigator ng Station 4 MPD, si Police Lieutenant Jose Gumilan, at maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa. Sir Police Lieutenant Jose Gumilan, opo, thank you very much din po. Paki-assist ho si Sir John Paul at hihintayin po natin. Please send us action photos and videos para ho sa inyong report at maipalabas natin, maireport sa ating mga kasangbahay. Yes, ma'am. Copy po.